10 seconds to go. 5 seconds. 10 seconds to go. 5 seconds. Radiant's pick. Phoenix Assassin. Seconds to go. Dire's pick. Bad Rider! Ten seconds to go. 5 seconds. Dire's ban. OG's turn to ban. Seconds to go. Yon, and welcome back, guys. Dito sa Quenix page. And this is the coverage of ESL 1LA 2020 European Close Qualifiers. Okay? So, OG versus NIP with OG taking the first game. Alright? So, samahan nyo kami. Kami ang mga magiging shoutcaster nyo for this game. My name is Noreen. And this is Casey. Ayan. Wala nga game number 2 na to, guys, ng ating qualifiers. And syempre, dahil game 2 na, re-share nyo na yung stream natin. 5 seconds. Ito. Yes po, best of 2 lang. Pass? Best of 2 po lahat. Lakas lang OG ngayon. Parang walang kaya rep. Oo nga eh. Yan na nga eh. Parang ang kailangan inerp yung OG eh. Yung OG na mismo, no? Pero hindi pa naman magtapos for the side of NIP. Tingnan natin. And since group stages pa lang naman ito, may pag-asa pa naman itong NIP. Kumbaga, dapat hindi sila magpa-2-0 dito. Kailangan nilang bumawi dito. And wala nang patumpik-tumpik pa. Let's look at the draft dito. NIP, they got the next assassin first pick, ah. Versus Bata. And a Batrider. Ito ba, yung pangulir, ha? Laging ini-spam din ng OG yan, ha? So, tingnan natin. And Enchantress, malamang yan. 5 na yan. Sige, note lang gagamit yan. Arduin Kabigat, yan. Shoutout sa'yo from Ottawa, Canada. Yan. Sana di mag-joke pag napunta. Well, tingnan natin. Masyado pa namang malayo yung TI, di ba? Alan Matthew Fernandez, ayan. Shoutout po sa inyong lahat mga idol. Sa mga wala pang share badge, katulad ni Carl Joseph and si Emerson. And si Arduin as well. Mag-share na kayo, Lord. Share nyo. Share nyo, tapos dapat naka-public. Okay? Mm-hmm. And then, sino pa ba? Ayan, si... Sabi nyo, shoutout sa Bold Brothers ng Greenville QC. Ayan. Uy, ko GM, naku, hanggang umaga ako, sayang. Pero kung gusto mong umaga, Monday,
pwede tayong pumunta sa place to be natin. You know what it is. Paluto is the way. Kaso wala si Don Carlo eh. Diba? Kung nga, nung ganda pala ng... Shoutout din po kay Sean PH dyan. Uy, asa na? Yung ano? Yan. Jefferson Francisco ha, wala ka pang share badge. Kung may Sam H, may Sam G. Huh? Sam Gyu. Sarap. Kaso, pasta dyan. Pea. Ang tawag dito? Nabasa ko kanina, nawala tuloy sa isip. Sana punta si Anna at si Sed. Si Anna po nagpapahinga lang. Tignan natin kung babalik pa siya. Pero eh, doubt kasi sumuha sila dito ng strong position 1 eh, which is sa mid. Well, si Seb naman po, nag-step down siya as a coach. Hindi, nag-step down as a player and went to a coach, di ba? Mukha kayong matanda. Ah, si ay, nakala ko si Juan Franco. Oy, shoutout kay Boss Ninong dyan, Lods! Ay, pangsap kumangin ah. Anong Calbs? Wala si Calbs dito. Alson, wala dito. Meron pong Calbo, pero wala po si Calbs. Ayan, shared na. Shoutout din po from Doha Qatar. Shoutout po kay Jefferson Lods. Share mo na rin yung stream natin si MJD. Yan, bago tayo mag... Meron ka ng badge. Basta i-share mo lang na naka-public. Yep, bago tayo mag-proceed sa ating draft, yan, huling paalala sa mga wala pong share badge dyan. Kung gusto nyong magkaroon tayo ng Arcana giveaway, syempre, abutin muna natin yung 1K share. Diba? Yan, shoutout po from Boston. Diba? Kung mayroong Doha, Qatar, may Boston naman si Paul. Wow, nasa? Yes. Nasa taga Boston, more MA. More powerful pa. Thank you, Idol. Yan. Ano, iba nagagawa ng maraming pera. Parehas na bigating bayan. Eh, ganun talaga, syempre. Bakit kaya ako kukuha ng ano? Kaya nilang... Well, kaya nila. Oo. Ganun lang kasimple yun. Kumbaga ako, kung gagawa ako ng sarili kong team, marami akong pera, eh di ba buy out ko talaga yung ano. Siyempre, the main goal is to win. Bakit ka kukuha ng butaw? Kaya nila mag-invest sa... Ganun lang kasimple yun. One of the best players. Oh. So why not? Diba? One of the best, if not the best. Mm. Diba? Ganun lang kasimple. Basket del Rosario, ayan. And ang daming nang Sherwin na ito ah, share ko lang sa perspective ng OG. Nung kinuha nila si Saksa, si Lil, ayan, yung gusto ko lang mapag-usapan na si Lil dito, medyo nagkaroon siya parang nagkaroon siya ng doubt na bakit si Saksa yung ano? Si Saksa yung kinuha nyo? Beaten ka ba? O, parang ang tinanong niya doon, qualification ba na pagkatatlo or dalawa yung account mo na nasa leaderboard, eh, kaya ka nang kunin ng OG? Uh-huh. Well, para sa akin naman, hindi naman tama siguro yun. Siguro in-earn din ni Saksa na... Mapunta siya ng OG. Kilala natin si Seb at si Note. Hmm. Alam natin kung paano sila mag-scout ng yes, players. Ayun, kasi tama. Sa kanila naman galing si Miracle, di ba? Miracle originated from OG. Ang nag-scout kay Miracle is... Si Seb? Hindi, si No-Tail. Diba? Ayun so, yung OG ng yung Frankfurt and ano? Yes. Frankfurt and Manila. The Majors. Two-time champion and then eventually naging TI winner ng PI7. Kita mo naman ngayon, diba? O, sige, down na tayo kay Miracle. Nakita natin yung potential na si Anna. And kita natin yung TI potential winner. Ni Anna, diba? And, two-time major champion din. Especially si Thompson, diba? Ah, from Anchor something yung team ni ano 5 something yun, di ba? Ano bang meron si Thompson? Kumbaga kung babanggitin natin from rugs to riches yung nangyari kay Thompson dito eh. And ang maganda noon, in-scout din siya ni Notel at ni Seth Captain, di ba? MMR warrior lang yun si Thompson dati eh, pero nakita mo naman ngayon. Nakita mo naman kayo kung nasaan na ngayon si Thompson. So, yung pagkuha nila kay Saksa, meron sila ditong purpose eh. Mm. Meron sila nakikita kay Saksa yung... na hindi nila nakikita sa iba. Mm. Ayun yung ano yung coach parang coach mentality. Kasi iba yung nakikita kasi ng isang coach. Kumbaga ako coach, ikaw naglalaro ka. Iba yung nakikita ko yung perspective ko sa inyo. Uh-huh. And then iba rin yung perspective ko. For example, ikaw as a player, iba yung perspective mo sa game. Uh-huh. 'Di ba? So mas maganda yung perspective ko kasi nakikita ko yung game, yung player, at saka yung nasa labas. Yes, he... Kaya yung mga ganyang klaseng scouts, yan talaga binabayaran. So, at saka alam naman natin si Lil medyo ano yan eh. Medyo... matagal na yan. Matagal na yan. Lagi siya nagpo-post sa Instagram. Dapat nagsha-shoutcast na lang din yan eh. Okay. Alright. So, yun. Para sa akin lang. Kanya-kanya naman talaga ng opinion yan. Sa...
No hate, just love, sabi nga. Diba? Hindi kung anong meron kay Topson, kung ano ang kayang kaya gawin. Topson. Oh, yun yeah. Nga eh, kung diba? Anong meron kay Topson, pagdating sa pagdodota, yun yung gusto ko i-point out for kung paano na-scout ni Seven din Hotel yan. Usay, no? Pero ito ha, guys, ang dami pa natin laro. Meron pa tayong dalawang game mamaya, Team Secret. And then yung last game natin will be Nigma. Grabe naman kayo. Pagka ganyan, meron pang ano ha, yung ating Dota 2 Hunt, ha? Huwag niyong makakalimutan, ha? Pumunta dyan. Laro-laro muna. Oh, parang bumaunda rin na yata sila kanina dun sa, ano, eh, no? Dun sa kakalaro, eh. Ewan yeah, ko kung ano. From asan to? Watching here. Yun lang. Saan? Nasan ka? Saan ka? From C2E1. Si Brian. Mr. Muscle. Mr. Clean, tsaka Mr. Muscle. Ano masasabi niyo sa CSS drama? Hindi nga nakuha yung V8, eh. Nalaglag V8 sa Open Qualifiers eh. Pero well. Oo nga, yun o. Yun lang talaga. Pa-shoutout sa jowa kong nasa Japan. Birthday niya bukas. Shoutout sa'yo kung ano man pangalan ng girlfriend mo. Sana all. My girlfriend? Yun lang. Akala ko na may asawa ka na but this week. Kaya nga. Ba? Kapag may misis ka, wala ka ng girlfriend eh. Yun nga. Hindi sana may girlfriend. Naalala ko tuloy nakakita ko sa Facebook eh. Loyal daw siya. Tinan mo daw siya. Isa lang asawa niya. Oo. Oh. Kaso, tatlo daw yung girlfriend niya. Ayun lang, diba? Naloko na. Yun lang. Team loyal, team loyal. Kaya huwag ba? Oh. Kinarma agad ako. Yeah, kinarma ka, no? Bilis, no? Nahihiringan ka bigla, eh, diba? Bilis. Harley, ayan, shoutout sa'yo. Nakita ko itong isa, may shoutout from New York. Mukhang kubaw lang yun. Diba? Pero ito. Yung watching? Sa referrals? Okay, boss. Kaya pala. Ayokong galawin eh. Ayan, shoutout kay Boss Alo na nandyan. Nandito pala. Ayan, habang wala pa, shoutout muna sa lahat ng nandyan. Keep on sharing the stream. Kanina mababa tayo, mga 1.7 lang. Pero ito na, ito na guys. Ha? Meron na tayong shiny. Draft. OG, Enchantress, at meron silang Enchantress. And then, position 4, Pangolier. Position 3, Omninite. Two Topson and one naman si Samail. Was a side ng Ninjas and Pajamas. Three Nyx to. So, goods to for Ember Spirit, ah. While 5... PPD naman dito, Pat Rider, Ricky, Pak, and then Tanner. PPD 5 na, ay, ano? Bat Rider 5? Ewan ko, ha? Ito, si, shoutout, ayan yun. Sino yung natutulog na caster? Walang natutulog na caster dito, bawal matulog dito sa amin. Pikit-pikit lang. Ayan. Babok Legwa, share mo yung stream natin. Ha? Labas niyo yung mga badge niyo. Yeah, shoutout po from Cruise Ship dito, sabi ni Gang. Uy. Share mo na, Lord. Okay. So, ayan ha, yung mga community manager, alam niyo na. Bantay-bantay tayo ha, may mga makukulit. Pero ito, balik muna kami sa laro, tayo sa laro mga sir ha. And then, maya-maya, makikipagkulitan ulit tayo dyan. Tsaka share-share ng insights, okay? Pero ito, pakilala na natin. Sinong ginagamit niyo dito? And boss... Ah, okay, sa referral. Ayan, pero yun na nga. Ayan. Pakilala muna natin ang mga magkabilang koponan dito. Simulan mo na LHP. Okay, simulan uli natin. Sa side ng NIP, on the Radiant side, PPD sa kanyang Kung Hei Batsup Rider, Tanner for Shadow Fiend, the Universe sa kanyang Nyx Assassin, Lelis for Spock, and Dashak for his Ricky. Well, sa side naman ng OG, we have Nautil on that Enchantress, Sumail on Sven, Saxa on Pangolier, Meatwan on that Omnite, and Topsa naman para sa kanya Ember Spirit. Kung kanina, may Void Spirit, ngayon, mahilig. Ember Spirit. Ember Spirit. Dapat yun. Medyo dapat parang pang ASMR yung dati. Ayun pala. Akala ko sabi ko. Tagal Oy, naman. Na. Ember Spirit. Ganun lang lang. Simpleng-simple lang. Bet ko buhay ko para sa OG. Huwag ganun. Lugi yun. Pero ito, ang agang engagement dito ang gagawin ng NIP. Delikado agad dito si Nautil. And PPD as well. HP is low. Dalawa bumabalan sa kanya na core, which is Sumail. And si Saxa. Pero Saxa ang makakauna dito. With the Pangolier. Pwede pa nilang isunod dito if ever si ano. Kaso nakalotakas na. Pero may illusory naman dito si ano eh. Si Pak. So,
Makakawala at makakawala siya. Uy! Pero ito, hindi ayaw nilang tigilan dito yung pack eh, noon. Sumail! Minsan na lang uli ako makakita ng isbentong dito. And that's ginawang creeps! Isbentong? Oo nga! Yan kasi yung ginagawa nila, di ba kanina? More on stock oriented yung ginagawa dito ni Notail. So ngayon, ganun ulit yung gagawin niya. Lalo na Sven ngayon, Sven, sobrang takot din sa stocks eh. So, tingnan natin ngayon na 0-2 agad yung OG dito. Buhay na mano talaga. Ang ginagawa nila dito, isisaksa dito. Kumbaga, nirorotatan niya dito yung nirorotatan niya dito yung SF. With that, may ano kasi yan eh. May, kumbaga, pag nag-proc dyan yung disarm, eh, medyo mahihirapan si Tanner dito. Yan sa ano, sa lucky shot. Buti nga, ano eh, buti nga yan. Tinanggal na, dati may silence pa eh, di ba? Disarm tsaka silence. Mm. Diba mga sir, ha? Yung ano natin? Uy, nadali yung courier ni Noten. Dito, pero wala siyang ano dito, ha? Wala siyang skill dito. Level 1 pa lang siya. Nagamit pa niya yung illusory orb niya. Yung illusory orb niya. Mga sir, yung ano natin kanina, yung sa Dota 2 Hunt, ha? Ayan. Ang ating referral, ayan. Punta lang kayo pag nandun na kayo sa website. Just go to the referrals tab, ayan. Gamitin nyo yung ating code na LuponWXC. Okay? Para, ayan, tapos dyan na, laro, gusto ko sana maipaglaro ngayon, baka mamaya. Pero later, later na hindi lang. Yung item kasi, baka mamaya. Hoy, ba't mo nilaro kagabi yung item ko? Tapos taya natin lahat dyan. Hindi ba, yun nga, mahirap na, baka mag-abono pa ako. Taya natin lahat dyan. Hindi, pinamigay na akong ticket. Ilan ticket na Predator League pinamigay ko? Isa, tsaka isang arcana. Baka naman ako pa mag-abono na lahat, mahirap na. Baka, alam mo naman ako, minsan ayaw ko rin tumitigil, kakapindot eh. Blue, pula! Wala, yun lang, lahat kayo, patalo na kayo. Diba? So, pero layo na yung katulad ng sinabi ko kanina, Lupon WXC, mga sir. Ayan. Pero ito na nga, let's get back on the game bago yung ating bukod dyan sa ating Dota 2 Hunt. Ito dahil nagkakapakbakan dito sa mid lane. Tana! Oops, slide of face. Nahihirapan siya kumuha ng last hits dito. Whereas si Tanner naman, ang dami niya ng ano ha, dami niya ng last hits dito. So maganda yan for SF, yung starting ng SF. Pag nakakuha ka agad ng mga denies and last hits, mas mataas, kumbaga mataas agad yung kanyang ano eh, kanyang second skill. Tama. So si Tanner dito, hindi siya mahihirapan mag last hits. Tignan natin yan mamaya. Ay, tatawa naman ako sa comment nito. Gusto ko sanang i-shoutout kaso hapon yung pangalan. Mas magaling pa rin daw mag-cast sa atin. Si KCKY tsaka si Pilatch. Siyempre. Idol namin. Si Bubu yun si Pilatch. Idol mo yun. Idol ko si KCKY. Tika pa, idol mo yung KCKY. Uy, pero uy, teka lang. Universe doon, nayari pa nga yung career niya. Pero minsan madalang... Okay lang naman eh. Madalang na rin ako makakita ng ano ah, ng Knicks. Position 3. Kasi usually, kinagawa na yung 4 eh. Tsaka madalang na rin lumabas talaga yun sa meta. Kasi yung meta natin ngayon, it's either sustain or frontliner talaga. So, pero nasa supports pa rin. Dito, more on, level 6 na, hindi na masyado magpa-farm. Gagala na yun ang gagala until ma-pressure niya sa mapa itong side ng OG. Kasi napansin mo nung game number 1, ang bilis makontrol. Isa yun sa winning factor ng OG. Ang bilis makontrol ng OG yung mapa ng NIP. So, yun yung kailangan pigilan ng NIP ngayon. Kaya sila nag-pick na rin dito ng Nyx Assassin. Ng Nyx Assassin, no? May umimpitos na yun. May diin din yun, ha? Pero ito, Tanner. With the haste rune, ha? Pero yun nga lang, nandito si Saksa. Pina-right-click siya dito. Wala pang ginagamit. Yun na, nagamit na nga yung shook. Kumukulit ka masyado, ha? Pero may haste naman dito. Si Tanner, ha? Nagpapakitang gila siya dito ngayon. Boss, ano yung referral code ng Lupon sa Dota 2 Hunt? Lupon WXC po. Yung... Opo, gamitin niyo naman. Gamitin niyo lang ng gamitin. Pero Tanner, delikado dito. Wala na rin siyang magamit na consumable. Consumption ang makukuha niya dito. Consumption. Consumption. Yan, consumption. Uy, yung ito mo yun, all eyes on Tanner. Kasi yung game number 1, ang ganda din ng performance. Napakaganda ng performance niya with that Magnus. Yes. Well, eto naman, si Kanin, yung paborito ng baboy. Si Kanin, the shock. Si Midwan dito, makakapag-farm pa rin siya ng maayos against Ricky kasi yung mababang level na Ricky, hindi naman ganun makakapatay si Ricky. Not unless, may plus one si Ricky dito. Tama. Pero nababalo yung ano natin. Pwede ba? Baka may X. Ayun, nasa direct.
Hindi, tama naman eh. Siya naman eh. Siya ba? Binalik lang, binalik. Ko, sana ako magkami, kaso mahihirapan ako dito. Ah, mahihirap. Eh. Babaliw kasi yung ano. Ang, teka. Sinong gumagamit ng pack? Sorry. Si Lelis. Si Lelis oh nga, nag-position po si Universe. No? Kasi si Lelis kanina, di ba, ang gamit niya, no? Mars. Okay. Oo nga, no? Nasa na rin tayo na offline siya, no? So, okay pa rin pala. Oo. Kaya yun yung pinaluanan ko kanina, eh. Akala ko, nag-position 3. Itong si Nyx Assassin, little did I know na naka-null. Bob pala siya, no? Na pala siya na dito. Okay. Yeah, si Lelis. At saka ano din? Oo nga, position 4 na pa. Sorry na sana kasi yung position 3. Kahit ako. Eh. Kaya nga, nung buti na lang nagpaalala dun sa chat. Ever since nabuhay ako sa mundo ng Dota, position 3 siya. Totoo yun. Walang ano, wala ako nakitang ano. Parang ano lang yun eh, kung S4, kilala mong ano, kung si S4 kilala mong offlaner, medyo late ka ng gising kasi hindi mo alam na siya ang midlaner ng ano ng Alliance nung TI3. Diba? Well, dito. Uy! Napakaganda namang Impale! Pero hindi ba nila basta-basta mababurst to eh? Dahil, hindi, wala pang untouch at ano, level 3 lang pala to. Kaya. DPS is real. Ayan. Idol na rin, love you, Cookie. Kung tayo sa'yo, headbutting kaya kita. Joke lang. Alam niyo naman ako mag mga ano, nangi-headbutt ako bigla-bigla eh. Ito lang hindi ko kaya ma-headbutt eh. Mas matigas to eh. Taas niya ni. Eh. Haba nga ng truck oh. Ang ganda ito. Pag nag... Ba't hindi kayo... Nasubukan naman mag-pagumit? Nasubukan na mag-bounce dati. Eh paano pag gumising ka, nag-brush up kang ganun? Anyari. Never ako nagbabrush up, kaya nga hindi ako nagsusuot ng ano eh. Ng headband eh. Oo nga. You can see the future. Yung headband mo patong lang, ganun. You can see the future pagka ano. Oy, bakit si Nayon? Si Nayon, ang ganda naman ni Nayon kapag naka-headband. Best Nayon yun, Casey lang ako. Grabe ka naman. Sabagay. Pareho naman kayo ng noo. Oh. Magandang noo yung kanya eh. Ako Ewan ko ha. Pero again, saka na tayo dyan sa noong noo yan. Dahil si Zumail dito, mas mabilis naman siya makapag-farm dito sa neutral camp. Yun na lang yung pinaka-focus niya dito. Kasi Nyx Assassin plus pack pa rin yan. Yung harassment na kaya bigay sa si Zumail, ang bilis niyang makite. Kumaga, ang bilis niyang ma-disable dito. Alam natin, ang Sven, yun yung pinaka-kainaan ng Sven. Kumaga, pag may Nature's Prophet sa game, isang Sprout ka lang, kahit may BKB ka, yari ka na eh, no? Tama. So, let's see. Isa siya sa mga heroes bukod kay Ursa na mabilis i-kite. Ang maganda lang nun, si ang isang Sven kasi, mabilis din siya makakakuha ng mga farms. Kumbaga, yung farming niya, mabilis makasnowball, lalo na pagka pinag-stack mo siya, lalo na pagka naalagaan mo talaga siya ng maigi. Postport din si Uni dati sa Sad Boy, sabi ni Warren. Pero, oy, naibigay na nga dito yung Dream Coil. Doon naka-leash, ayan, hindi nila mapatid-patid. Mapapaka-burst ba? Nakapag-slight of peace and remnant out pa nga rito. Si Godson. No? God's mode? Godson talaga yung nangyari dun eh. Ang dami nag-rotate sa kanya. Nabuhay pa nga siya dun. Yung coil na ibigay din. Walang nangyari. Lahat binigay. Pati pangarap sa buhay. Kaso na-late siya na. All in. Topson. No sana no life pa rin. Ay, totoo yan. No sana no life. Uy, pero si Saksa dito, mukhang mayayari sa dito. Naku, tricks of the trade, pwede mag-blink strike yan, pero papalagan ni Saksa. Walang swashbuckle itong si... Pwede sana sa makapag-swash pa layo, eh, no? Pero may blink din, eh. Parang checkmate na rin talaga. Madadalit. Pero yun, nice dodge kay Lelis with that impetus. Pero ito, we're already at the 9-minute mark. Oo, nagsisimula na rin lumabas yung ating mga tier 1 na. Nagsimula na, actually. Pang-apat na ng OG. Ano bang mga item ng OG dito? Boomtail at saka nakita ko pa. In Optic sila. Ano, di pa nila. While sa Radiant naman, wala pa sila masyadong. Essence Ring. No, sana no. Ayun, Boss Pillage, kamusta na si Shola? Na under-recovery pa rin. Hindi nga ata nakakapag-stream si Shola. Pero ito, uy, tatlo sa side ng OG, nasa baba. Nakita nila yung tatlo rin ng NIP. Bumubuelo pa dito si Tanner ng Requiem, pero hindi na ata kailangan yan. Let's see. Na ang naman, gusto nila, ayun lang, na burst. Wala ka nang pakawala dyan. Oo, na burst nga naman doon siya. Topson. Topson mode uli. Kanina Godson na eh.
Hindi, kasi wala rin siyang kawalala doon eh. Na-pierce na siya. Ganun lang yung pwedeng gawin dito kay ayun. Ember Spirit. Basta bigyan mo siya ng burst damage eh. Bali, wala na yung rem na. Sino ba yan? Lelis dito, medyo maganda yung farming niya dito, kung titignan mo. As well, kita mo naman yung network dito, dikit na dikit as of the moment. Ang maganda ng further side of NIP, hindi pa gumagala si Ricky dito. Uh-huh. Well, after ng defusal, saka lang naman talaga makikita natin yung aggressiveness yes, yung lakas. Ng isang Ricky. Yep, and yung power spike ng isang Ricky once na may defusal na siya. Ang pinaka, ano ko lang dito, concern for NIP, ano pag na-FF si ano? Pagka na-divan, tipong na-divan ni Ember Spirit at nung si Ricky. Hmm. Napaka ano niya eh. Yun lang, nabigyan na naman si Thompson dito. Nausog. Ano kaya gagawin na item ng SF? Hindi pa natin kita, pero I think ano siya, magiging heavy right clicker siya. Physical na SF. Magic type. Hindi siya yung mag-focus lang ng race dito, race doon, tapos marami-raming mana, no? May mga Yule Scepter, mga ganun. Team ni AU, wala tayong balita. Wala akong balita, actually. Kasi ang na-review ko ito eh. Yung EU eh, dahil hindi ako masyado nagka-cast ng C. Well, yung Qualips, nagka-cast ako. Uy, shoutout po kay Jasper yan, mga kalaro kanina sa Dots. Hanggang ngayon, nanonood pa rin sila. Very, very good naman tayo. Kuha tayo ng mga unting moves dito. Dahil, parang effective yung pagkuha ng moves natin dito sa, pag ina-apply mo sa MMR. Uy, pero so top lane, no? Tenpo ang delikado dito. Pab ng stick. Trying to chase. Three stacks of sticky napalm. Naliliyaban pa nga dito si Bambi. Napakasarap naman ang Bambini. Ulam nito. Dadamay muna kita. Oh, nadamay pa. If you die, I die. Oh. Don't be mad. Oh, yun. Tinipan ni Notel si NACL. Diba? Only chemist, chemist peeps know, no? Only chemist peeps will know. Diba? Nako! Ha? Huh? Yung, nako. Diba ito, si Ricky. Na-accidente daw si Ayu. Legit ba yan? Ayan, pagaling ka Ayu. Ah, talaga? Well, hopefully, he's okay. Ayan na, uy, minanggap daw. Ayan, may mga, yun sa Dota 2 hunt natin, ha? May nakikita ko dito, ba? May nagpa-pop sa amin na, referral dito, ayan. Shoutout sa mga nasa Dota 2 hunt natin, idol. Make sure na gumamit kayo ng referral code natin. Legit yan. Lupon double XC, ha? Ang ating referral code, mga sir. Try nyo na, ha? Ayan. Manonood kayo, hindi gamitin nyo na rin to habang wala pa naman masyadong kaganapan dito. Dahil pag may question, i-type nyo lang dyan, papaturo kay direct. Yeah. Kasi syempre, hindi ko basta masasagot yan dahil nagka-casting tayo. Okay? Paano na lang natin kay Direk. Pero, oh! Sumili dito, delikado. Ang sakit naman. Best! Hmm. So, dasak dito. Pero, ano nung item ni sumili dito? Yes, madness. And going for the BKB. Rektaan, BKB. Wala na SY. BKB ni agad. Since yung mga, ang daming control dito ng NIP. So, si sumili dito, good item just for him. Habang maaga, makukuha siya ng BKB. Ang disadvantage lang nun, baka mag-delete yung kanyang BKB. Pero okay lang naman eh. Kasi imaginein mo, mag-SY pa siya dyan or mag-halberd pa siya dyan. Madelete na yung timing ng BKB niya eh. Magkakaroon ng chance yung NIP na mag-smoke. Ano ba dapat ang timing niya? Ang timing ng... Teka lang, nakakabigayan. Napakaganda naman firefly nun. Nabugaw yung tatlo ng OG. Make it 4. Pero ito, naiba to na nga. Yung hammer. Impetus dito kay PPD. Saksa. Gulong itlog, gulong. Ayun, nasa gasaan. Napaangat pa nga. NPP, di tsaka si Universe, ha? Napatay nila dun si Notel. Shared bounty. Pero, walang nakoil, ha? Walang nakoil si Bak dito. Napakagaling talaga ni Thompson. Ang bilis sa reflexes ni Thompson, no? Nakailag agad siya doon, no? Pero ito, babalik pa rin ng OG. Let's see. Op! Napakagandang impale. Sumail. Let's see. Nasilent siya. Delikado siya dito. Diffusal na. Itong si Ricky. Ricky Martin. Pero yung Thompson, nakapatay kay, napatay niya dito si Universe. And immediately, remnant out agad siya rito. Minamahik mo lang sila ni Godson. Again, lang. Slide of Beast. And ano na naman, oh? Slide of Beast, Searing Chains lang. Nakita mo naman din yung ginagawa. Dito ni Saxa din eh, no? Yung paggulong niya doon eh. Enough para mapatakbo itong NIP. So, na-out of position yung NIP doon. So, it's time for OG na si Ember Spirit naman yung gumawa ng trabaho after. Pasok naman. So, in and out lang yung ginagawa dito ni Flo. Kumbaga, mag-Heavenly Grace sana. Yes. And then, papasok siya. Pag wala na yung kanyang Heavenly Grace,
out naman siya. Kasi hindi siya ma-champuhan ng Nyx eh. Pero actually, kaya nga kunin ng Nyx eh. Sa magandang smoke lang, coming in from NIP, kaya nilang nga ma-pick off. Kasi as I was saying, marami nga ditong ano, marami nga ditong pang-hold itong NIP. NIP. Para dyan sa Ember Spirit, meron silang Carapace, meron silang Dream Coil, meron may silang stun, may laso. At saka yung laso, binuong talaga yung laso diba? Para kay Ember. Yung ground silence for that Ricky enough to take down an Ember Spirit. At saka yung sabi mo, diba talaga, kay ano naman, para naman sa side ng OG, with Thompson's Ember Spirit, ganun kakatapang. Nakita mo lang may Batrider na 5. Kasi sa side naman, Thompson, yung perspective ni Thompson, alam niya, kaya niya na nandun yung teammate niya to sustain na Ember Spirit or kaya nakikita niya na kaya siyang isustain dito ni Minduan. Nakita mo, nakasunod lang siya dito kay ano, nakasunod lang dito kay Thompson. Kay Thompson. Pero ito, Minduan ang gusto niya. Wala masyado nagiging impact pa dito pero napakaganda naman ng ginawa nila dito. Pero may Tricks of the Trade sa aksa. Tamang gutlong gulong itlog gulong lang with the Rolling Thunder. Ayun, si Dashak, hindi pa niya naabutan. Nakapag-Link Strike pa nga. At ayun lang, namatay pa nga dito pero, si Midwan. Thompson, na-evit sa gitna. Naka-Arapace, na-stun, na-impale. Ayun, nabigyan. Ayun yung sinasabi ko, Pilachi. Isang Arapace lang kay Everspeed. Uy, why? Why you do that? Link, kala niya mapapatay si ano ha? Si Dasak pero nagkulang yung swashbuckle niya. Ano, ito yung kulang ng range. Ito yung swashbuckle, nandito yung Ricky, hindi umabot. Pero again, good team fight for NIP. At last, nakabawi sila dun sa kayang ibigay dito ng OG. Yung nangyari kasi dun, nasa high ground kasi sila ng ano eh, nasa high ground sila ng NIP, di ba? At saka si Midwan dito, hindi niya masustain ng maayos kasi siya yung inuuna ni Ricky. Nung, oo, no? Sumusunod lang siya na sumusunod dun eh. Si Ricky sumusunod lang kay Midwan, no? At saka hindi nila napapansin na papabayaan si Lelis kumuha ng item dito. Pag nakakuha ng initiating item since si Lelis, makayari na lalo dito. Saka mga pang micro. And si Thompson dito, kailangan niya bumuo talaga ng BKB. Tama, let's see. And Dasha, ooh! Na-late lang ng point, 29.72 seconds. Kasi kung hindi siya mag-BKB dito, lagi siya makaka-Carapace dyan. And then yung Carapace lang, enough na, lalo na pag naka-flame guard siya, di ba? Oo, tama. May stun lang isa yun. And then pwede mo na agad duliin yun with the impale. Impale. And then kung nandyan yung Batrider, si... Ayun, no, max level yung Carapace niya. Wala siyang mana burn dito. So, ang tagal nung... Mana gear. Ang tagal nung ano, ang tagal nung duration ng ano na na. Oo, pero yun, dashak dun sa that's off-cam kill. Oy, pero eto ha, sumil. Pop na ng kanyang GS, pero BKB na gamit rin dito ng ating habol? Friendliest of them all. Habol ata si Sumay. Let's see. Wala bang cry dyan? BPD, umahabol din. Ayun. Umahabol ka, tapos sinata ka dito ni BPD. Sige, alay na lang ako. Kung Heibatsu, ayun, nag-dust. Baka nandun yung Ricky and finally mamamatay din dito si BPD. Pero yung first 10 kills natin, nakuha yan ng NIP. Ng NIP. For NIP dito, wala. OG naman dito, hindi naman nagkakalayo yung kanilang score dito. And then, nahihirapan lang sila sa ginagawang control nga dito ng NIP. Yun yung pinaka nakikita ko for the side of NIP. Ang dami-dami nilang control dito. Enough to hold Sumail and Tanzo. And saka si, ano, si Godson, no? Maganda lang nun, once makakuha na ng mga defensive guys. Kasi BKB na rin tong si ano, hindi pa niya nagagamit. Nagamit na. Hindi pa niya nagagamit. Ay? Si SF yung nagamit niya. Ay, akala ko si SF nakatuto. Fresh BKB yung kanina eh. Yan, 9 seconds na lang. Pero Smoke coming in from NIP dito. Makakahuli kaya sila dito. Dream Coil is available. Lasso, 40 seconds dito. Pero Dream Coil, meron na ba siyang dami dito? Wala pa. Pero he's queuing for Aghanim Scepter. Ano ba ginagawa ni ano ha, Lely? Gusto niya kumuha ng Aghanim Scepter kasi alam niya na huge investment ang BKB sa side ng OG. Tama. So, kukontrahin niya yun with that Aghanim Scepter. Para kumapit pa rin yung coil. Pero ito, mga walang idea dito. Ang OG that yung first Roshan of the game natin na kinukuha na nga ng NIP. Pero asan sila? Mukhang magiging successful yung ano. Hindi, ayun na sila. Kaso, is it too late na to say sorry? Walang Thompson na pwedeng mag-ano sa ano ron. Pero yun nga, nasecure na nila ang Aegis of the Immortal. Pero ito, mapipitas pa ata si Midwan. Let's see, sana break na silence. Pero ito na, ang buong puwersa ng OG. Dashak, finally, mababa ang kanyang HP na wala ang kanyang advantage. At tingnan mo yun, yung laso, hindi patak, paangat. At mamamatay dito si BPD sa may high ground. Let's see. Hop, Universe is also here. Nagbaback siya dito. Nailagam pa nga yung hammer. Nakapag-shook-shook-shook pa nga with the swashbuckle saksa pero hindi pa pinaabot yun. Kampante pa rin yung OG dito even nung makuha yung Aegis ah. Ang ganda nung ginawa ni Midwan doon na nag-bait siya. Alam niya na hindi pa siya ma-burn. Pero alam mo yun,
high risk, high reward yung ginawa nila. Eh. Yes. Kasi pwede siya ma-burst doon, yung problema mo lang ng follow-up. Medyo nailang din yung NIP doon. Pero it's a good thing na nakuha nila yung Aegis. Top-up agad, no? Sayang yung advantage. And, uy! Yan lang, kumulit lang si Dasak dito. Kailangan niyo unahin yung mga makakapag-disarm sa kanya. Kita mo naman, di ba? Pagka yung lucky shot, ito mama sa kanya with a disarm. Eh, wala naman siya ditong BKB. Pwede siya makayari dyan. Mabibigyan at mabibigyan ka talaga. But, ito na. Medyo, babalik-balik muna sila siguro sa pagiging passive nito. Aman diskarte lang muna sila kung kailangan ano. Ni Ember Spirit talaga na Aghanim, sama. Ayan, o. Aghanim sa FDF din para mangulit siya ng mangulit. Tingin ko mas bet ko yung BKB para sa kanya. Hmm. Kasi siya yung pinakamagiging frontline. Pero ito, nahuli nila si Tanner. Na-force pa nga nila dito yung kanyang BKB. Dream Call will be used as well. Pero dalawa lang ang tatamaan. Saksa, Rolling Thunder ha. Pupunta na siya dito sa punuan. Hindi niya maagip si Universe. Pero nag-pop na siya ng dust. Kita ba nila? Yes, they are. Nako, Universe. Number siya with the shook-shook-shook. Pinagra-right click. Patay yun sa lagubang. Nagkakatis. And Sumail will be on a killing spree. Si Sumail dito. Nasa top net worth na naman siya. Napaka-consistent talaga niya. And nakita mo naman, no? 21 minutes on the game. He already has that BKB magic. Crystal. And that crystal. Hindi mo pwede ng amunin ng suntukan to. Pag sinabi mong wala sa laki ng espada yan. Hindi mo pwedeng amunin ng suntukan yan. Iispadahin ka dyan. Kaya pag yun, oh, pag nakipagharapan ka dyan, hindi mo pwedeng sagutin yun na wala sa laki ng espada yan. Nasa ano yan. Gumagamit yan. Eh, tingnan mo to laki ng espada. Ito mo gumagamit pa. Limaw. Nakakupo ka talaga dyan. Okay, pero kailangan na mag-disengage dito ng OG. Buhay yung limang heroes dito ng NIP. And saka nakalamang na sila eh. Hindi na nila pwedeng pabawiin yung NIP. Kasi pag napaisa-isa sila dito, like no kanina, si Saxa, di ba, na-isolate siya sa mapa, gumagala siya. So si Dasak dito, yun yung opening ng isang Riki para makapatay. Kasi in terms of engagement, yun yung kahinaan ng Riki. Malakas yung damage niya, pero yung tipong 5v5, hindi ka pwede mauna eh. Kasi pag na-stun ka or na-disable ka ng isang beses lang, pwede magtuloy-tuloy yun eh. Sobrang vulnerable ni Riki pagdating sa 5v5 engagement. Pero tingnan natin kung paano nila mapu-pull up yung mga kani-kanilang ano. Kung kani-kanilang mga tawag dito, yung play nila. Kung paano nila i-execute. Kasi Realist dito, malapit at the end of the day, kanya, oh. No? Malapit na rin para sa kanyang Aghanim Scepter. Aghanim Scepter. Kasi at the end of the day, doon lang naman yan eh. Sa execution yan, kahit anong plano mo dyan, kung hindi nyo naman ma-execute yung plano nyo, eh, wala, drawing lang kayo talaga. Pero tingnan natin. Power exchange and tier 2, mid and ano, mga mid and items top. Dito ng side ng NIP. Meron ng dagger, and then, dagger BKB. Dagger ito BKB, si Tanner. All universe naman. More on ano talaga siya, no defensive. Utility, tsaka utility. Pati mid na, ano lang, may meme hammer lang siya. Dito yung ano, yung, OG, while si Universe naman, Meme Hammer, Lelis naman dito, or going for Aghanims. Going for that Aghanims. Si Dasak naman dito, going for that Manta, I think. Manta, yeah. Manta, well, side naman ng OG. No tail, kailangan nila ng 4-staff dito. Kasi ng 4-staff niya mga best, kailangan na kumuha ng 4-staff dito because of that smoke screen. Stop siya, nagpalit ata ng item. Parang nag-ve... Bakit? Oh, okay. Oh, hindi. Tama. Okta! Okta rin. Okay. She's going for an Okta rin core. Well, this is top, so I can't really... Oo. Hindi natin pwedeng questioning yun eh. I can't really, kasi pinaka-bet ko sa kanya ngayon, yung at this stage of the game, and at this situation, and at this point, gusto ko sa kanya yung BKB. Yung problema nga lang, nakita niya kasi, itong si Pac na kukuha ng ano, kukuha na, yun siguro yung nasa isip ni Topson. Kaya hindi na siya kumuha ng BKB. Meron na rin siyang ano, meron na rin siya ditong... Tapat ako sa BKB. Ags. So, tapat ako din sa BKB. Kung ilan segundo? 7? 9? 8. 8 seconds. Well, si Sumail dito, hindi pa niya masyadong nagagamit yung BKB. Ay, akala ko mabababa. Halos, hindi pa nga. Baba mo. Sige, baba mo muna. Baba mo muna. Yes. yan. So, nidala pa siyang mangga dito. Actually, hindi pa niya nagagamit yung BKB niya eh. So, 10 seconds, malaking bagay pa rin yan for OG. Ano na ako yung case, Ben? Bakit siya may point booster? Aghanim Scepter. Oh, so makakakita tayo ng Super Spin. No? Patingin nga ako ng ano, ng hammer. Yan. Meet your hammer? Hindi, ni Spin. Cast range. Storm hammer. Uy, pero nangyari dito siya, no? Nabigyan dito. See? Oh, speaking of Stormhammer, nabigyan dito yung Batrider with the shock-shock as well, pero hindi magpa-proc yung lucky shot.
Grabe naman kumuha ng mapa talaga tong OG. Napapansin sa kanila, nakaka-pressure yung pagkuha nila ng mapa. NPPD, walang kalaban-laban. Naging pulutan bigla. Tamang higa ka muna sa mangkok. 8 seconds nakaganon pa po yung BKB ni SF dito. Medyo matagal pa rin siya, pero lamang pa rin talaga ang 2 seconds, 7 seconds. Mm-hmm. So, si Tanner dito, unti-unti na nauubos yung BKB niya. Pero, ang mayroon dito, Casey, 3K gold lead yung NIP. Pero, tapos ang OG, nakakapatay ng nakakapatay. So, mas nagbe-benefit sa kanila kasi... Ang ability kasi si Ember dito eh. At saka meron silang bounty, gold bounty, ano, dahil nga, di ba, above 1K yung, ano, yung lead ng NIP. Boss, nag-deposit ako item sa Dota 2. Saan mapupunta yun? Ba't di ako ma-ibet sa coin flip? Alam ko, may confirmation. May confirmation ata yun. Ipapaano natin mamaya, ha? Ivan Bagnes. Thank you for, ano, for share opening up. Share mo na rin yung stream natin, Idol. Yan. Naglalabasan talaga mga Bedlord pag ganitong oras, sino? Uy, budol-budol may lang. May dumadaan apoy doon. Nagulat ako may gumanon eh. May gumanon na ako. Mike, makakaharap is ka dyan na idol. Pero hindi naman dito. Hindi madadali yun. Hindi madadali yung pagdaan. Yung pinanggalingan. Bala din sword. No. Paganda nito kay is ano? Kay Sven. Naku. Amplified yung kanyang lifestyle dito. No dagger, no problem. Magmi-mitre lamer na lang. Gano'n kaya kalaki yung range nito? Oo. Kasi parang yun yung makikita kung pag-initiate niya eh. Invulnerable ka ata pag ano. Pag naka ganun ka. Pag naka Superman na yung wami-use ka. So, yung Requiem dito ni SF, diba? If pwede. Yung mga dito, yung mga pag nakita niyang yung mga tipong may, ano, ano, may projectile na napapasok sa kanya, no? Na skill, katulad ng Requiem, diba? Magkakaspa yun ng pwede niyang makikita niyang gumaganon na. Pwede, oh, ano? Kausay nga. Kaya, pag nakabitaw siya, mag-stun lang siya kahit kanino. Hindi na siya matatamaan ng Requiem. Pwede na siyang hindi gumamit ng BKB. Afterwards, after ng Requiem, siya na siya gumamit ng BKB, diba? Tingnan natin kung paano niya nga gagamitin ng maayos yun. Let's see. Ito na. OG. Parang nag-aantay na lang din sila. Ayan, 3 minutes na lang. May Roshan na. Magpulan eh. Anong oras pong si qualifiers bukas? Alas 12. Alas 12 po ng tanghali. Ayan. And speaking of, ayan na, Sumail. Topson. Sinusuo na lang niya dito eh. Sinusuyod niya lang yung area. Pwede pang si Topson, pwede silang mag-up dito. Kaya siya dito ng ano? Wala pa, cooldown. Ay, kita ni kita ba ni Topson yun? Hindi, blind spot yun. Pero cooldown pa yung kanyang searing chains. So, hindi siya pwedeng magbitaw ng slide of face lang. Slide of face and searing chains. Sayang, no? Oh, pero, uy, dasak dito. Natatakot ako sa pwedeng... mataas yung damage output ng isang Riggy. Pero natatakot ako sa kayang gawin dito ng OG para kay Riggy. Kasi kayang-kayang divean yan. Basta may, ano, basta may vision. EG naman po next. Nako, wala po, wala pong EG ngayon. Kasi nasa European qualifiers po tayo. NA qualifiers po mamayang umaga pa. Yep, 7 a.m. 7 a.m. si JB... 5 a.m. or 7 a.m. Around 5 a.m. oo. Si JB and si Mau ang magkakas nun later, mga sir. Narain na nga again. 11-11. Uy, humiling ka na, Large P. Ha? Hiling na, Large P. 11-11. Ayoko yun. So, yung huling hiniling ko, hindi naman binigay siya. Okay lang ako. Ikaw nga. Hiling ka. Alan. Sana po bumaba na hairline. Joke lang. Binigay ng Diyos yan sa akin. Tanggapin ng maluwag sa puso. Ay, nakita mo! Yung flying Wakatu! Speaking mo, nakita mo yun, ano? Nakakatuwa talaga yun. Tamang lipad nga yung Superman dito. Kaso ni Topson! Nabigyan si Topson dito. Ito, apat sa OG, pero napakagandang coil sa tatlo. Pero yun lang, Requiem sa mukha. BKB will be used as well. And yung Sven, eto na yung Siga. May malaki tong hawak. Sige, right clicking mo. Pero tumambay sila sa smoke. Naagip na naman siya dito ng Stormhammer. Walang nagawa dito yung ninja. Kasi may may another right click kasi yung may libreng right click yung kanyang axe. Pero ang good tong coilant from Lelisa. And then yung paghuli neto ni Dasak dito kay Ember Spirit. Yan problema mo kung lang PKB. Wala. Oh, may yuls ka. Pero pwedeng timingan niya ng Riggy sa kanyang smoke screen. Flying Wakatu nga naman. Na-flying Wakatu kasi. flying Wakatu. Akala ko kung ano nagulat. Bakit? Oo nga, wala naman ako sinabing mali. Nagulat lang din ako. Ano naman yung flying Wakatu? Pero Lelis, ito, magmamike pa siya dito with a face shift. Saan siya pupunta? Uy, napakuhusay mo naman. Blink ka na dun sa three lines, no? And Illusory, orb out. Pag ikaw tinamaan ng flying Wakatu ni Casey. Ay, iwan ko na lang sa'yo. Oo.
Tanggal ang hairline. Angat ang hairline. Angat ang hairline. Huwag tinamaan ang flying waka. Pag may nagtanong sinong angat, sinong mas masikat? Angat, sinong masigat? Yung hairline. Hairline, so. Flying waka to Israel. Maganda yun pag magkadikit-dikit sila, no? Pag tinamaan sila. Matatakot ka rin pag nakaganoon na, oh. Ito, oh. Uy, hairline, hindi kayo malapit pa. Kala mo, hammer yun, pero noo lang yun, talaga. Uy, uy. Sorry po, sorry. Yo. Eyo. Wala, hindi nawalo si chat natin. Hindi, naka... Makalawad si tayo eh. Naka-off yung spectator chat. Pero again, 14 and 14 yung score. Gusto nung tumabla talaga, no? Kung ano yung score mo, ganun din score namin. Pero smoke coming in from NIP dito. Tingnan natin kung makakausa na dito ng decent... Pag kayo, tinamaan kayo ng flying waka to. Tingnan natin. Lely's ang yung service bait dito eh. Pero, uy, nakakutob ata sila. Uy, smoke, smoke. Ayan na, illusory orb out. Pero OG, alam nila yan. Ayun na nga yung flying waka to. Flying waka to! So, nakapag-open nga dito ng spike carapace. And submit dito. With the BKB. Yun lang, bahala wala si Tanner. Ang dami na sumabog na pumunta. Bumalik, pumunta, bumalik. Pero yung Ricky dito, mamamatay pa rin. At pati dito, yung ating Sintonic Assassin. Oh, 2, 1, na silence. Flying waka to with PPD sa pool yung Bat Rider. Kung hey, bat soup sa'yo. 3 man down sa side ng NIP. Ang dami pa atang nag-buyback doon. Ito, napilitin na rin mag-buyback dito yung Ricky and yung Bat Rider. Pinaglalaban talaga nila dito ang pasugalan ni Ate Roshan. Tingnan natin. Oh, tingnan natin kung makakontest na ito. Right-click lang. Is lasso available? No, wala silang lasso dito. Walang, oh. Wag na. Eh, nakita sila ni Notil. Op, Javelin Champion Israel. Op, sige, impetus dito. Kaya, na-stand pa nga rito si PPD. Again, okay, Batsup with that, ano, tinamaan na naman siya ng flying. Si PPD na kumpulang, pati ka na papakamatay. Magkakaroon ka talaga ng tip-tip-tip-tip dyan sa OG. Oo, matitil ka talaga. Pero ang ganda nun for, ano, for the side of OG kanina, yung last team fight natin, nag-BGB si Tanner. Ang problema ni normal lang siya dito ni ano eh. So, Maid, bakit may BGB ka? Sige, palayin na lang kita. Ganun yung ginawa dito ni Maid eh, no? Wala siyang pakiram sa nararamdaman ng BGB ni ano, ni Tanner. Oo, no? Diba, yun nga, sinabi mo, nag-flying waka to. Tapos, may BGB na rin si Sven eh, diba? Aha. Tingin nga nung smoke. Ay, mamaya na. Ano yun? Pagka ano niya kanina? Pagka ganun niya kanina is, di ba, yung nagbumubuelo siya ng Requiem, may nagpapalo siya sa mukha ni, no? Ni wala lang, nang nagkakit yan, no? Binigibian lang. Pero ito, Topson, pumasok siya sa loob with the remnant. Gusto ko yun, wakato lang pag walang ano, wakato. San wakato lang pagka ano, pag walang agos. Wakato mo! Pagka, wakato mo na yan, pes. Pero pagka kapag may act siya, flying wakato mo na yan, wakato mo, pes. Oh. Oh, diba? Drinking wakato. Drinking wakato. Ito, Lelis, nagugulo lang dito yung illusory orb niya. And, OJ, yun, nahuli na naman ang wakato! Si Ricky! No. Sigurado, ikaw, wato ka dito, tulog ka. Huwag ka magpapawakato kay Sabay. O yan na, sumigaw na. Pamuhaka to tuwakagi, wala kang gising dyan, my friend. Pero ito, hinatak nila ni Thompson with the flaming lasso. Wawa. Ember Spirit, flaming lasso. Paano yung epekto? Total logic. Pero ito, Tanner with the Requiem. Makulit ka na. Makulit ka na. Outnumbered na kayo dyan. So, kailangan mag-disengage dito ng side ng OG. Pero nakuha nila yan si Joel. Dito, wala na siya ditong God Strength. Gusto pa dito. Dashak with the Blink. Pero saksa with the Rolling Thunder. Onti na lang yung HP ni PPD. Nakatakas pa. Naka-double kill pa nga dito. Yung Ninja, which is si Ricky. Let's see. Saksa. Tamang zigzaggy. Swaying out lang dito si PPD. Hindi ka pa rin mapatay. Illusory Orb out. Ako si Midwan, nabigyan pero napakagandang Guardian Angel. Pero hindi ata yung sapat. Mamamatay pa rin dito si Midwan. And Saksa, na Yules pa pagbaba pilay. And ako po, pumisa isa dito OG. Pero ito ha, Sumail, lumalaban sa apat. Hindi ba kaya? Na silence and there you go. Double kill kay Tanner. It's a team wipe for the side of NIP. Makulit na kayo ha, OG ha. Huwag nyo kaming mamaliitin. Hindi nyo kong pwedeng liparin. Hindi nyo kami pwedeng isama sa airlines nyo. Pero ang ganda, for the side of NIP, nabuhay kasi si Ricky doon. So ang dami niyang, by the time na, namatay siya dito, pero ang dami niya na ibigay doon na damage. And then yung
at last, si Tanner dito, nagawa niya yung gusto niyang gawin dito, which is... From yung overextension lang, ano? Yung overextension lang siguro ni Thompson yung nag-cause si, ng ano. Wala si Thompson kasi doon eh. Kumbaga, outnumbered at outnumbered pa rin talaga kayo doon. Mm, and right now, walang ibang magagawa si Notel dito kung hindi manood. Position 3 po yung pack, mga idol. Nga. Position 4 po yung Nyx Assassin si Universe. And number burst pa nila dito position 3. Position 3 pack, position 4. Yes. Position 4 Nyx. Kami rin po, nagtaka rin po kami mga sir na si Universe is playing na position 4. Diba? Yun, pumapulag po yung $2 ko mo na. Ayos ah. Lumalaban, pumihinga. Pumihinga pa yung kanyang $2. Pero 22-19 yung score natin. 7K goal advantage nasa side ng NIP. Pero hindi sila makabasag dito. Hindi nila makuha yung tamang formula para sa team fight nila dito. So si Lelis dito ang ginagawa niya. Nagka-cut lang siya ng creep wave. Pero nakita mo naman, level 20 to na si Lelis dito. Tingnan natin yung mga levels nila. 24 si Sumit, 22 si Wakatu. Baba ng level ni Thompson dito ah. So ito yung chance ng... Tingin ko talaga kung nag-BKB siya dito, hindi siya gano'n na mababurst eh. Kita mo, 36 minutes, even mga best yun sa Octa. Sustain yung Octa eh, no? Hindi rin gano'n nakakasustain yung Octa kasi wala naman siyang Radiant dito. Kasi yung ganyan na build, yung magic build ng Ember, oh, Radiance ang kailangan yan eh, di ba? Para may ini-emit yung pagkilang ng Radiance. Nakikita ko, Radiance muna bago sila mag-Octa rin. Oo, so, tama, tama. Sobrang kunat ng isang Ember Spirit. And then yung Yule Scepter na lang is pang micro mo na lang sa Slide of Fist at and kung ano-ano. Okay. So, may balak ano na talaga mag-Radiance dito. Oh. Kasi yung kinuha niya dito, instead of 25 damage, kumuha siya dito ng absorption. Pero di ba mas maganda yung 60 flame DPS kaysa sa plus 1 second? Yeah, mabilis, matagal yung Searing Chains eh. Kasi yung cooldown lang ng Searing Chains dito, wow, ilan? I know, 5.22. Tapos yung duration niya, 4. So by the time, tapos ano yan, may kasama na yung ano, no? Plus 1 second? Oh. Hindi, dahil lang sa effect ng Octarine niya, kaya nag 3.9 something. Kaya sobrang, oh naman, effective naman yung Octarine. Kung nasa likod ka, problema sa Thompson, lagi siyang umaharap eh. Napaka ano niya, napaka ambilis niyang ma-hold dito with that next wow. Assassin. Isang impale lang siya dito and then pwede siyang mamatay agad, diba? Tingnan natin kung ano, pero sa tingin ko nga dapat i-abol niya yung Radiance, no? Pero, kaso problema, ganito yan. Pag nag-Radiance yung, pag nag-Radiance si Thompson, pwede siyang mayari ni Nyx Assassin. Kasi dali-dali niyang hulihin. Napakadali niyang hulihin. So, tama. So, pag napadaan siya sa Carapace, may impale siya. Inaisip ko dito, sobrang laking investment ng Octarine. Magkano yan, di ba? 5 something. 5 pesos. Joke lang. Okay, diba? 5K gold almost. 5K something yan. Eh. Yung, or more than, di ba? 3K kasi yung ano eh. Diba, pinakamahal so, is Bloodthorn, di ba? Sobrang hirap niya. Para siyang Radiance in a way. Sobrang hirap niyang ipunin. 5-5 nga ba? Kung nag-ags siya dito, tapos yung pangungulit niya, kasama si Sumail, di ba? Pwedeng makapangulit ng sobra si Sumail with that ags kasi mabilis naman siya makaka-out, di ba? So, o kaya naman, after ng Yules, may aganim siya, mabilis makaka-out again. Or yung BKB talaga. Tama, 3-2. Lagi siya nahuli. Ilang beses 3-2 plus 2-9, eh di yun 8,400. Ilang beses siya nahuli dito. 2-6 na yung score dito ni Thompson, ah. Kanina parang 2-1 lang ata yan, or 2-1. Lagi siya nahuli dito ni Nyx, eh. Eh, ito naman talaga si Maring Nyx eh, nang uli. Pero, sino yung magbibuild na yun ng Nullifier? Tingin ko si, Ricky. Oo. Pero, ogs na ah. Itong si, pwede siyang sumam, or pwede siyang sumakay dito kay Pak. Sa tricks? Pak. Na, kay Pak. Pwede. At let's see, pero ito, napakaganda na naman coil kay Thompson na naman! Naman! Kakasabi nga lang ni KC, ito naman si Thompson, di nakikinig eh. Oo, pero nakita mo naman yung ginagawa dito ng ano ah. And of course, lang mag-react dito ang buong OG. Pero yung Flying Wakatu, para maialis yung creeps. Wala lang dito. Ilang segundo na lang yun. Hindi ba kukunin niya yung talent yun? Nayayari sila dito. Ang bilis mahuli nito. Patingin ako ng talent na yun. Spin. Talent. Ayun, nakinuha niya pala level 20. Thank you, thank you. Ito, sige, teka lang. Ayun o, minus 6 at saka 1.25. Tama lang. So good in the hood. Okay. Eh, kasi, di ba, nag-una lang din naman siya ng Ags. Bakit hindi pa yung duration ng battle ako nila? Uy, makulit ka. Ay, nakulit ayan, na nabigyan. Ka namin. Ikaw yun ang uhuli sa tropa ko eh. Nasi ni Thompson eh. Pero, oy. Pero, dito, trying to chase. Pero wala siya. Oo, and Saksa, tumama pa nga dito yung lucky shot. And BKB will be used. Nag-requim. Let's see, Saksa. Bumalik pa nga yung linya. Oh! Oh!
Yun lang, napakahusay naman ni Saksa doon. Na-time yan pa nga yung pagganyang paggulong. And Sumail, pinatay niya dito ang kanyang friend. Si Shadow Friend. Kaso nag-recamp muna siya dun bago mag-tip. Oo. Baka, di, wala naman nag-tip. Wala naman siya kasabay na nag-tip. Ilang segundo na rin kasi talaga yung BKB niya na lang dito eh. Hindi ko. Ah! Okay. Balak niya sana dito para sa akin mag-physical. But to think na ang hirap pakipagsabayan sa Omni Knight na may Guardian and then may Heavenly Grey. So instead, kumuha siya dito ng more on na magic-oriented na build. Ang bilis niya naman mahuri si Thompson eh. Pinakanan nila yan eh. Alam nila na... Okay. Tingnan mo yung dalawa oh. Ay, lumabas na pala. Lumabas na. Bakit spot na GA? Oo nga, no? Magic. GA. Baka ito hindi nang mag-aari. Doon sa Vic. Ay, doon sa Vic. Mapipin ka pa rin. Pero yun lang, Dashak. Nabigyan dito si Saksa. Trick spot na ah! Yun lang. Ang sakit. Tumitili ka dyan, ha? Nakakukuha. Ang galing naman na wala agad yung effect nung ano. Dasak dito. Nagsisimula natin maramdaman yung power spike ng isang Riki. Ganito yun eh. Yung tipong kalakasan ng Riki. Kita mo yan, oh. Pero scepter lang. Kaya gusto niya mag-nullifier dito. Scepter kayo, ha? Sige, mag-nullifier ako. Pero tier 4 items nagsisimula na lumabas for the side of OG. Illusionist kay Pong. Ano nga? May sinina ako na yung mag-iingat eh. Hindi niya na kailangan. Ah, sa courier. Thank you. Pero, oy! Napakaganda na naman dito nung coil. Delikado dito si Midman. And GA will be used. Eto na. Lumilipad-lipad dito si Thompson. Saksa. Mali ka nga ng position doon. Nagamit na nga ang kanyang BKB. Pumupuelo. Requiem sa mukha. Pero yun nga lang si Sumail. Di nala. Ginawang clip dizzy. At ayun, napatay si Midman doon. Meron siyang buyback. Buyback will be immediately used. Let's see. Ah, wala ka nang ikukulit ngayon. Na-disarm. Nakapag-force up pa. Let's sumit. At tayo isa. Ayun. Sa pool sa likod. Bakli ang leg. Pero sa likod. Sa likod naman. Ano nangyayari dito? Thompson. Wala na. Hindi na rin nahamol. Pero kumukulit to. Meme hammer. Ginamit na rin dito. Wala nang mana. Na mana beer. Waning rift. Let's see. Oh, naku, nandito na naman yung makulit si Dashak. Ah, pakaganda nung sus nung disable. Hindi nakagalaw doon yung tropa nating si Riki. At eto na, nakapag-go scepter pa nga dito si Kung Hei Batsup. Flying Wakato, binigay na rin. Pag-gising, Thompson, double kill para sa kanya. Apakusay. Napindot ni Midwan. Feeling ko ano nga, miss, misclick lang. Ewan, pwedeng ganun. O sabi nila, Korea GA daw eh. Hindi, level 25 na siya na. At saka hindi naman masasave yun nung wala kang ag. Kasi malayo sa'yo eh. Oh. Kumbaga may ano lang, may... Certain area range. Lang. Lelis, pinipilit niya. Pero si Sumail, yun lang ang buong OG. Walang buyback dito, ang NIP. Ang nagde-defend lang dito is yung Batrider. Ayun, flying waka to! Sa pool na naman! Abot sa ano eh. Akala ko aabot sa tori. Medyo yari siya doon. Delikado siya doon. And again, that's Rush Buckle. Pasok lagi, no? Apat na, no? Ilan ba ang maximum nun? Alam ko, apat na ganun yun, eh. Ano kaya dyan dito niya, no? And naka-GS na. Kahit i-silence mo yan, hindi naman nag-miss. And there you go. And that's it. Good night, Irim. That's the game. OG. Securing this, ano, ha? This match, yun na 2-0 streak. 2-0 pa nga yun. Pero maganda yung fight natin yan. Like nung game number 1. Hindi po hanggit OG kayo, hindi kayo natatalo, ha? Tsaka 2-time TI champion kayo, ha? Ilang beses muntik na silang ma-turn around dito with that pick-off kay Thompson. Yari si Thompson doon. Mm-hmm. Though medyo hindi stellar yung ano niya. Hindi stellar yung performance niya. Naiintindihan ko ba't naman siyang kumuha dito ng Octarine. Yun nga lang kasi, kung ganyan yung gusto mong kunin, kailangan mo maging extra careful sa galaw mo. Hindi ka pwedeng mag-frontline agad-agad eh. Pwedeng si Midwan dito yung mag-frontline. O kaya naman, unahan ni Saksa dito ng Rolling Thunder. O kaya naman yung Flying Wakato dito ni Sumail. Yun yung dapat mga mauuna sa kanya. Yung utak din ni Sumail. Sino kayo nag-call nung Sumail? Item choice nila, no? Ay, maganda rin talaga ags kayo. Ano, eh. Una-una, pampakulat din naman yan. Stats yan. Pangalawa, meron ka kasing ang extra right click. Pagka nag-storm hammer ka, naka-ano siya dito, naka
crystallis siya dito. So magpo-proc yun if ever na magproc man. So OG dito with a 2-0 NIP medyo hindi naging maganda yung kanilang run sa kanilang group stage dito against OG. But still, marami pa naman silang laro dito. This is the first day of qualifiers. Mm-hmm. Katulad nga nung sinabi natin kanina. Maganda yung performance ni Lelis this time, as well as Tanner. Mm. Si Universe din, yung mga stunts niya on point. Yung ang ganda nung Nick Assassin pick. Tama ka nga doon sa pag nahuli na... Si Somain? Nasunog ka ng flame guard, i-on mo lang yung ano mo. Carapace mo. Inax pa niya yun. Para and then, mag-i-impale ka lang. And then, kung sabihin natin nandiyan yung Batrider, and then, may immediate, yun, know, agad yun, flaming lasso. So, minus one agad. Si Sumail talaga dito yung... Pero yung control kasi ni Topson. Yung control niya dahil nga, di ba, yung mga slight of pace. Sobrang ano, kita mo naman kanina, sobrang tagal ng sigiling chains, di ba? Sobrang tagal ng sigiling chains niya na to the point na si Ricky o kaya kahit sino dyan, pag wala ng BKB, di ba, nakokontrol nila ng sobra. Oh, literal maraming, na crowd control. Maraming hold itong NIP, kahit hindi sila magbuo ng kahit ano. At saka dito, si Lelis, di ba, yung control niya din. Problema, matalin din si Topson sa pagkuha niya ng ano eh, ng... Octarine nga lang kasi risky. Risky talaga itong ginawa niya dito para sa akin. Eh. Kung hindi lang talaga sobrang taba nito ni Sumail. Medyo yari pa sila doon. Medyo delikado pa. No? Pero ayan. Quick shoutout sa lahat ng nandiyan. Sila Joyd Pexon, Raiden Abelia, Mark Canyares, Jay Costin, Mark Canyares, si Froylan. Oh, si Froylan. Sabi ni Froylan dito, lakas si Sumail hoping na mapunan niya. Feeling ko mapupunan talaga ni Sumail. Feeling ko din. Kita ko naman yung ginagawa niya dito, di ba? Sven, troll, yung mga hero niya dito. Yung sa mga baguhan lang sa Dota, hindi... 'Di ba? TI champion din naman. Hindi naman siya out of the meta, pero kay Sumail ko lang ulit nakita yung Sven. Kay Sumail ko lang ulit nakita yung troll. Yeah. So nagamit na rin ng ibang team dito, pero sa kanya unang nakita yun eh. So, 'di ba? Meron pa naman tayong next series dito. Gabi Boy, shoutout sa'yo, tsaka si Ray Momo. Secret versus Viking GG. Secret versus Viking? Secret versus Viking GG. Ayan, kami uli ang magka-cash dyan. So, antay-antay lang tayo ng labi ng mga yan, mga sir. Ayan, pero pagbalik natin, syempre, ganun uli, kulitan tayo dyan sa chat hanggat may chance ha. Tapos, cash natin. And then, syempre, nandyan si Casey para ibigay sa inyo yung analysis ng game. Alright? Ayan sila Arnold Sasa. Shoutout sa inyo. Sam Pete, mamaya ako sasagutin yan. Jay Costin. Ayan, shoutout sa inyo. Oliver Veselino and Jasper Sebastian. Okay? Rick A. Ton. O, ayan, last na muna yon. Kirk Jude Abdul Razak. Ayan, kung ano man yun. Pero, sorry. So, we're going to take a short break muna, kami bago tayo mag-proceed sa ating next series, which is Team Secret versus Viking GG. Dating team ni? Tanya. So, yun. So, once the lobby is up, we'll head immediately into the game, mga sir. Okay? So, kami ang mga naging shoutcast nyo for this game. My name is Lorraine. And my name is Casey. At kami magbabalik para sa second series natin. Team Secret versus Viking GG. Best of tuli. Diyan lang see kayo. See you, guys.